ulan kung walang pasok ka. Newsflash! Dahil sa lakas ng bagyong Naruto na ngayon ay signal number 57 na, klase mula elementary at high school, region 1 to 1000, kanselado na! Paano college? College level? May pasok pa rin. Oh, what? No! Suspension of classes ang isa sa inaabangan na announcement ng mga estudyante tuwing typhoon season. Except ng mga college students. Babahan na lang ata sa buong Pilipinas, di pa rin isususpend classes sa college eh. Teka na, saan ka pupunta? Bahan na sa labas oh! Papasok po, college student ako eh. Well, di ba ang sistema kasi, signal number 1, wala pa munang suspension of classes. Pero na lang siguro kung isang patak lang ng ulan, babaha agad sa pinapasukan mo. Ayun, pwede na magpauwi ng sharks. The joke, tao man lamang. Signal number 2, dito na may suspension pero preschool, elementary, and high school lang. Then signal number 3, saka na masasama ang college level. So alam nyo na saan papunta to. Late suspensions! Sa college, i-expect mo na palaging late ang suspension ng klase pag may bagyo. Uy! Suspended na raw ang klase! Ano ba yan? Buisit! E paano ba naman? May mga times na sobra! As in, sobrang lakas na ng ulan, signal number 2 pa lang, pero di pa rin sinususpende ng ilang universities ang klase. Talagang hihintay na mag-announce ng signal number 3 bago nila gawin. Like, ano ba? Masyado naman kayong masunurin. Oh, alam ko sumusunod lang kayo sa protocol, pero nagliliparan na yung mga estudyante, oh. Wala pa rin kayong gagawin. Whee! My God! Oo, may mga pagkakataon na sinususpend nila yung mga klase, signal number 2 pa lang. Pero borderline signal number 3 na, o ay delayed pa rin. Magsususpend agad. Mamaya na. Magsususpend agad. Mamaya na. Magsususpend agad. Okay, suspend na. Sir, pinasok na tayo ng baha. Napakalinaw sa utak ko kung ilang beses kami noong college na perwisyo dahil sa mga late suspensions na yan. I mean, may mga times naman na convenience siya sa amin, pero mas lamang talagang perwisyo eh. Ikukwento ko na lang sa inyo yung isa sa mga tinutukoy ko. Itong pinakatumatak talaga sa akin eh. Second year college ako nung nangyari to. Umaga and may pasok ako. Bumabagyo ng mga panahon na to. So ang unang pumasok sa isip ko, uy, walang pasok. Matingnan niya kung may announcement na ba ang university namin. Ano pa nga ba? Yeah, to my disappointment, di pa rin kinakansila ng university namin ang klase. Signal number 2 pa nga lang daw kasi. Pero yung signal number 2 naman na yun, ay grabe na yung ulan at hangin. Pang signal number 83. Take note ha, yung mga katabi naming universities, nagsuspend na ng klase, pero yung sa amin, ang titigas ng mukha. Di pa rin nag-a-announce. Cool kami! Eh di no choice, kailangan pa pumasok. Eh during that time, may submission kami ng plate sa design subject. So mas lalong nakakainis, extra bagahe pa alis. Yung plate pa naman namin doon ay mostly 6 to 10 pages na nakadrawing sa 30 by 40 inches na tracing paper. And since submission na nga siya, bawat isang page ay kailangan namin idikit sa illustration board at i-compile lahat. So ibig sabihin noon, magastos. At ibig sabihin pa ulit noon ay di ko na siya pwede i-rollo at ilagay sa canister ko. Kailangan ko siya dalhin ng buo. Para lang magka-idea kayo gano'n yung kalaki ay ito ang isang realistic scale ng sarili ko at ang plate ko ng mga panahon na yun. Yan, ganyan ko siya bit-bit. Ganyan kalaki oh. Tapos may dala pa kaming bag at T-square. Hassle diba? Susugod ako sa bagyo, dala-dala mga yun. Ano ako? Superhero? Baka nga miski si Superman, mahirapan kaharapin yung bagyo ng araw na yun eh. Saka ka na umalis na pag medyo humina na yung ulan. Mukhang ganun na nga po ma. Makapaglaro na nga muna ng World of Tanks! Ang nag-sponsor sa video na to! Segway! Ang World of Tanks ay isang free-to-play computer game na nakafocus sa labanan ng mga mid-20th century armored tanks. Napakadali lang laruin to dahil hindi komplikado ang gameplay. Kailangan mo lang gawin ay pataubin ang ibang tanke na makikita mo sa paligid. Destroy! 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 Uy, kalma! Or hanapin at i-capture ang enemy base para manalo kayo ng team mo. Easy, di ba? Napakalawak pa ng mapang pwedeng paglaruan. Tumakbo sa open fields, umakit sa mga burol, magtago sa kagubatan, at lumangi sa Ilog Pasig para sa mas masayang tactical gaming experience. Gumamit ng iba't ibang tangke mula sa iba't ibang collection ng historical tanks na available sa laro. Pwede ka rin maglaro ng solo or makisali sa ibang team para makigyera at magpatumba ng mga kalaban.
Sumuko ka na! Sa World of Tanks, limitless ang tactics para manalo. Gusto mo makapaglaro nito? Gusto mo makapaglaro nito? Tabling ka muna ng 1,000 times. Teka, stop! Good news! Para sa mga new players na gusto mag-download ng World of Tanks, dahil may special gift ako para sa inyo! All you need to do is mag-register sa game using the code COMBAT, check the description box below, para makakuha ka ng premium tank, Cromwell B British Tier 6 medium tank, tatlong rental premium tanks, which are Tiger 131, T78, at Type 64, plus 250,000 credits, at plus 7 days World of Tanks premium account time. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-register at mag-download na for free! Dali! Puntaan nyo na sa description yung link. Promise, matutuwa kayo. Thank you, World of Tanks, for sponsoring this video. Balik na sa kwento! Hassle, diba? Susugod ako sa bagyo, dala-dala mga ngayon? Ano ako? Superhero? Baka nga miski si Superman, mahirapan kaharapin yung bagyo nung araw na yun eh. Saka ka na umalis na pag medyo humina na yung ulan? Mukhang ganun na nga po, ma. Humina ka na! Oo na, papasok na! So ang ginawa ko para di mabasa ang plate ko pag sumuong na ako sa bagyo ay binalot ko na lang bawat pages ng plastic cover. Thankfully ay may tindahan kami ng school supplies noon kaya madali ako nakadiskarte ng pambalot. Libre pa! Bayaran mo yan, ha? Pag alis ko, ay, sa letrang B, buiset! Buiset yung bagyo! Di pa ako nakakalayo, basang-basa na ako! Suungin ko ba naman yung malakas na ulan at hangin eh? Ay talaga nga namang yung payong ko? Naging aesthetic na lang! At dahil malakas nga ang ulan, sa letrang I, iilan. Iilang mga sasakyan lang ang pumapasada at walang van sa mga yon. Para sa mga bago sa channel na to, taga Cavite kasi ako at yung pinapasokon kong university nung college ay sa Manila pa. So ang kailangan kong sakyan is van, which is rare. Pwede naman ako mag-jeep, kaso ang hassle dahil nga bumabagyo. Kung mag-jeep kasi ako, magdadalawang sakay pa ako kumpara sa van na dire-diretso na agad pa university. Mas komportable, mas mabilis, mas malamig, mas mahal. So ang nangyari, inabot ako ng mahigit isang oras sa paghihintay bago makasakay ng van. Thank you Lord. Kahit basang-basa na ako bago pa man makarating ng university, wala na akong pake. Ang importante, makapagpasa ako ng plate at magkaroon ng baon. Ngayon, nung bumabiyahe na ako, palakas ng palakas palalo yung ulan hanggang sa ito na nga ang kinatatakutan ko. Sa letrang N, nandyan na. Nandiyan na yung baha! Oo! Ang taas na ng baha sa mga kalsada to the point na nag-cause na siya ng matinding traffic palabas ng Cavite. Wow! E ding stress level ko, umabot na hanggang langit! Manong! Anong oras na, Manong? Malalate na ako, Manong! 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 Crismin! Basilio! Ingay! Yung kabang nararamdaman ko nun? Diyos ko, di maipaliwanag. Di ko alam ano aalalahanin ko. Kung yung thought ba na di ako makakapagpasa on time ng plate, o aabutan kami ng baha sa loob ng van. Mami! During that time, tingin na rin ako ng tingin sa phone ko kung sinuspend na ba yung klase. But unfortunately, wala pa rin announcement. Bakit? Bakit din nyo pasuspendin yung klase? Ano hinihintay nyo? Pasko? Hindi, New Year. Pero alam nyo, pasalamat na lang talaga ako sa driver ng van na sinasakyan ko nun kasi di na niya hinintay bumaba yung baha. Naganap na siya agad ng ibang ruta para makaalis sa kinalalagyan namin. Di ako familiar sa dinaanan ng van nun, pero basta. Meron siya inikutang ibang kalsada na maraming dinosaurs at di ganong kataasan ang baha. Galing ni Mano. Lifesaver. Hanga talaga ako sa mga driver na naghahanap ng solusyon sa mga ganong klaseng sitwasyon. Thank you, Manong. Pakis. At pagkatapos nga ng napakahabang paglalakbay, ay nakarating na rin ako sa impyerno. University. Basta, umabot ng 3 hours 10 minutes yung biyahe. Oo, tandang-tanda ko eksakto dahil isa yun sa core memory ko. Nakaka-stress eh. Pero syempre, kundi dahil kay Manong driver, baka umabot pa kami ng 3 hours 11 minutes. Pagdating ko, nakita kong ang daming estudyante sa may gate, nagkukupulan sila at ang iingay. Hindi ako naman, nagtanong-tanong ano meron. Ano meron? End of the world na! Katapusan na natin! Tulong! Tulong! Lulubog na ang Titanic! Jack? Rose? Iligtas niyo ako! Iceman! Ah! Ano meron? Suspended na raw yung klase eh. Baby, baby, baby!
'di ba? Matapos ng mga paghihirap na pinagdaanan ko bago makapasok, saka lang kinansela yung klase. Lamiang buhay naman to, oo. Mga 10 minutes ata bago ako makababa ng van, saka sila nagsuspend. Nakakabaliw, 'di ba? Sinong 'di mababaliw doon? Kahit sino mababaliw sa sitwasyon na 'yon eh. Paano tong plates ko, Manong Guard? Paano tong plates ko, ha? Ha? Tumabi kang demonyo ka! Papasukin mo! Sa letrang G. Grabe! Grabe ba? Isipin nyo, dumating ako doon na ang daming dala, puro putik ang sapatos at pantalon, natuyuan na ng damit mula sa ulan dahil sa aircon ng van, stress na stress dahil sa kaba at taranta, tapos ganun lang dadatnan ko. Yung emosyon ko nung panahon na yon ay parang alcohol sa pagbuksa ng germs. 0.1% thankful, din yung 99.9% puro puot at galit na. Kasi naman, ang dami rin na sayang. Sayang sa pamasahe, sayang sa oras, sayang sa effort, sayang sa hininga, sayang sa sabon, sayang sa shampoo, sayang sa ulam, sayang sa bigas, sayang sa kuryente, sayang sa tubig, sayang sa kaluluwa, sayang sa buhay, sayang sa cotton buds. Lahat sayang! Sarap magwala dun mismo eh. Sino matapak dito? Wala. Okay, bye. Pero ano pa magagawa ko? Nangyari na eh. So, para kumalma ako ng konti, minessage ko na lang sa GC mga kaklase ko at tinanong kung sino yung nakapasok na. Para naman may karamay ako, no? Sino ang mga syungang gaya ko na pumasok? Send. Thankfully, may ilan naman akong kaklase na kagaya kong nandun na sa university. Ang ginawa na lang namin, nagpunta kaming SM. Which is kapitbahay lang naman namin. Nagpalipas ng oras doon hanggang sa humina ang ulan, then saka umuwi. Tapos, kinabukasan pagpasok namin, imumove lang rin pala yung submission ng plate sa susunod na linggo. Mapapasabi ka na lang talaga sa letrang O ng Bingo! Uno! Activate trap card! Mapapasabi ka na lang talaga ng Oh, Diyos ko! Nagpakahirap pa ako umalis! Pagdating ng bahay, kinuwento ko sa nanay ko yung stress mula sa mga pinagdaanan ko sa biyahe. Para lang gumaan loob ko kahit papano. Ang sinabi niya, oh, ibalik mo sa akin baon mo. Worst day ever. So isa lang yan sa napakaraming hassle moments ko tuwing nagsuspend din ng late noong college ako. Marami pa, pero baka pag kinuwento ko lahat, umabot tayo ng 1,000 years dito. Siguro kung papakiusapan niyo ako ikwento yung iba, gawin ko next time. At dahil pinilit mo ako, sige, kukwento ko yung iba next time. Okay, suspension of classes. It's just my opinion, pero ewan ko ah. Medyo unfair sa side ng mga college students eh. Dapat pag nag-cancel ng klase sa elementary at high school, kasama na college. Oo, alam ko hawak sila ng magkaibang sangay. Pero pwede sa pag-suspend ng klase tuwing may bagyo, magkaisa sila. Kasi pare-pareho lang naman yung mga estudyante, Diyos ko. Ano tingin nyo sa mga college students? Superheroes? Hindi, Power Rangers. Tsaka mas kailangan ng mga college students ang free time na makukuha nila from suspended classes kumpara sa mga high school students. Sa mga makakanood nitong high school students, hindi naman sa ini-invalidate ko yung struggles nyo, pero wag na kayo magreklamo, okay? Ako masusunod dito. Debiro lang. Maintindihan nyo ako pag tumuntong na kayong college. Promise, cross my heart, mamatay man si Satanas. Woo! Pero alam nyo kung sino talagang pinakanahihirapan dito? Yung mga estudyanteng bumabiyahe pa mula sa malayo, di lahat ay pumapasok malapit sa university nila, no? Yung iba dyan galing pang malalayong lugar at nag-uuwian. Gaya ko noon, malay nyo iba galing pang Jupiter. Kaya konting konsiderasyon naman sana, di ba? So sino ba dapat sisihin dito? Di ko rin alam. Mahirap naman magturo. Kaya dapat talaga ako maging presidente ng Pilipinas eh. Kasi pag ako naging presidente, konting ulan lang, wala na agad pasok. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa akin o hindi? Kasi kung hindi, kukuryentihin ko kayo. Hello, hello, hello. Iniimbitan mo nga pala kayong bumili ng bago kong manga. The Simple Life of Jack. Ito ang pangalawang manga na ginawa ko under Black Ink Comics. Written and illustrated by yours truly, Vince Animation. 2019 ko pa ito ginawa, pero ngayon lang na-release. So, pagpasensyaan nyo na kung hindi pulido ang art style dahil nagsisimula pa lang ako nito. And, this was my first attempt sa pagsusulat ng sarili kong manga. Yung nauna ko kasing ginawa ay ako lang ang nag-illustrate, pero ibang writer, which is si Sergina Pornasdoro, yung Unmasked. Share ko nga lang din pala sa inyo na traditional ko po ito ginawa. Meaning, dinrawing ko lang siya na gamit pen and paper. Tanda ko, bad paper nga lang gamit ko nung dito eh. Tapos yung pen, yung Unipin yung brand. Alam niyo yun, sa mga art student, madalas binibili nila yung pag bigla sila nasiraan ng tech pen eh. Hindi, wala lang, na-share ko lang kasi nga, dami nagtatanong ano daw pen tool na gamit ko eh. Kasi mukha daw natural. Eh kasi nga, traditional ko siya ginawa, hindi digital. Mga panahon kasi na yan, hindi pa ako marunong mag-digital.
ini-scan ko lang talaga yan sa scanner para malagyan ng konting shadows tsaka text. And para ma-print na rin, syempre. So, ayan, may kita nyo naman, diba? Ang daming imperfections, so. So, sa mga bata dyan na di makapag-start ng manga or comics kasi nga wala daw silang magandang tablet, cellphone, or laptop, di nyo kailangan nun bago makapagsimula, okay? Drawing nyo sa bad paper at picturean nyo. Di ako ganito. Then post nyo, di ba? Kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Okay? Kung gusto nyo ng isang fun slice of life, action, Filipino manga, bili kayo. Kasi kung hindi, lalang. Basta, bumili kayong mga dumuli nyo kayo. Anyway, hello, kamusta kayo lahat? Tabang wala ako, naging mabait ba kayo? Ako kasi palagi namang mabait. Ingat nga pala kayo dahil may bagyo na naman. Buti na nga lang at inilipat ng ilang schools at universities ang bakasyon ng ganitong mga buwan kasi masususpend at masususpend lang rin naman dahil sa mga bagyo, di ba? Ang problema lang, walang swimming. Kawan naman. Hindi, joke. Yung swimming naman ginagawa ng Pilipino kahit malamig. Kahit Pasko at nanginginig na sila sa lamig, eh, talagang magsiswimming pa rin, di ba? Problema ba yun? Ay, hindi. Problema pa rin siya kasi syempre pag may bagyo, hirap rin makaalis, di ba? Ay, pero kung gusto may paraan, gaya ang sabi ko kanina, no? Kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Kahit pali pa rin na kayo dyan, kung gusto nyo mag-swimming, mag-swimming kayo, di ba? Eh, tangay na kayo ng hangin, bilang. Ay, basta. Di ba yan? Tangay pagtalo sa sarili. Well, kung hindi talaga kayo makaalis para mag-swimming, ligo na lang kayo sa ulan. Malakas nga lang hangin dahil typhoon season, pero at least, nabasa kayo. Yan man lang maging ligo nyo ngayong tag... Balik tayo sa topic nating suspension of classes. Gaya nga nang sabi ko kanina, napakarami ka pang nakakabwisit na experience. Ano ba yun? Ano ba yun, ha? Pusa namin, kulit-kulit. Ano yun? Ha? Ano ba yun? Ay, baba ka na lang. So, nangabang siya sabi ko. Gaya ang sabi ko kanina, napakarami ko pang nakakabusit na experience sa tuwing suspend yung klase dahil ng mga alanganing oras dahil sa bagyo. So, alam nyo, nakakatuwa na lang talaga siyang balik-balikat ngayon. Siguro nga ginawa ang mga ganung nakakabusit na moment sa buhay natin para may mabalik-balikat tayong pagkwentuhan or tawanan kasama ng mga kaibigan natin. Pero lilinawin ko lang ha, iba yung challenges sa mga nakakabusit na moments ha. Yung challenges, mga nakaka-ins rin na moments rin naman yung sa buhay natin. But with a cause. May matututunan tayo after natin ma-experience yan. Yung nakakabwisit kasing moment, talagang darating lang siya sa buhay mo for the sake na inising ka or mainis ka lang at itest ang patience mo sa bagay-bagay. So ayun nga, siguro nga ginawa yung mga nakakabwisit na moment sa buhay natin para may mabalik-balikan tayong tawan or pagkwentuhan kasama ng mga friends natin. Yung mga ganyang klaseng topic ang nagpapatagal sa bonding ninyo magtutropa pag nagkita-kita ulit kayo after such a long time. Sarap humane sa kwentuhan ng mga ganyang tao. Yung talagang gagabihin kayo. So, sige na, dahil ka naman dala. Para ako may podcast palagi sa dulo ng videos ko. Ingat kayo. God bless. I love you all. Kita-kits sa next video. Oy, pusa! Meow, meow!